Pagdurugo ng ilong or nosebleed, payo ni Doc Willie Ong. Ang gilid ng iyong ilong ay naglalaman ng maliliit na daluyan ng dugo at madaling masira at dumugo. Kadalasan, hindi naman seryoso ang nosebleed. Ang karaniwang dahilan ng nosebleed ay, una, tuyo ang ilong. Kapag ang membrane ng iyong ilong ay tuyo, mas madali itong magdugo. Ikalawa, pagkalikot ng ilong. Ikatlo, pwede din dahil sa sinusitis, allergy, sipon, foreign body sa ilong, trauma, pagka-expose sa mga chemical at matapang ang amoy, at pag-inom ng gamot na pampalabnaw ng dugo. Paano gagamutin? Una, umupo ng tuwid at humarap pasalubong, lean forward. Ito'y para hindi tumaas ang iyong blood pressure at para maiwasan na malunok ang dugo. Ang dugo na nalunok ay makaiirita sa iyong tiyan. Ikalawa, pisilin ang ilong gamit ang iyong hinlalaki at hintuturong daliri at huminga gamit ang bibig. Ipagpatuloy lang ang pagpisil ng 5-10 minuto. Ito'y para mapigilan ang pagdurugo. Para maiwasan ang pagdurugo muli, una, huwag muna suminga o yumuko ng mga ilang oras pagkatapos ng pagdurugo. Panatilihin na mataas ang iyong ulo kesa sa puso. Huwag muna humiga at huwag kalikutin ang ilong. Ikalawa, kapag umulit ang pagdurugo, marahan isinga para mawala ang bumarang mga namuong dugo. Pwede isprayan ang magkabilang butas ng ilong ng decongestant nasal spray na naglalaman ng oximetazoline o piniliprin. Pisilin muli ang ilong. Ikatlo, para maiwasan ang nosebleed, pwede gumamit ng humidifier na maaaring makatulong para mapanatiling basa ang membrane ng ilong. Kumonsulta sa doktor kung una, madalas ang pagdurugo at tumagal ang magpagdurugo ng higit 20 minutos. Ikalawa, ang pagdurugo ay tuloy-tuloy o marami na ang nawalang dugo. Ikatlo, ang pagdurugo ay umabot na sa iyong lalamunan. Ikaapat, ang ibang bahagi ng katawan ay nagkaroon ng pasa o nagdurugo. Ikalima, ang pagdurugo ng ilong ay dahil sa aksidenteng napinsala ang ulo o nabali ang ilong.